Kapag mura ang repolyo, i-try mo itong lutuin. For sure, after mo matikman, ay mawiwili ka dito. Kaya tara't magluto na tayo. Simulan na natin, i-chop lang natin ng maliliit yung repolyo kagaya nito. Sa dami, kayo ang bahalang manansya. Dito sa amin, medyo maramihan kasi ako magluto kasi anim kami dito sa bahay. At usually kapag nagluluto ako, tansya-tansyahan lang kasi nga lagi ako nagmamadali at marami akong ginagawa. So, kailangan din natin dito ng sibuyas, carrots, bell pepper at kamote. Kailangan natin itong lahat i-chop ng maliliit at halos magkasing sukat, mas maigi. Sa dish na ito, optional to. Pwede kayong maglagay ng karne, pwedeng baboy, pwedeng baka, pwede rin namang manok, at pwede rin namang walang karne at all. Nag-chop na rin ako ng sibuyas at naghanda na rin ako ng dinikdik na bawang. Bago tayo magluto, gusto ko nang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Cucina icon sa lower left ng ating screen at idadirect na kayo doon sa homepage ng My Cucina. Maraming maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Sa isang kawalim, naglagay lang ako dito ng mantika and then ginisa ko lang dito yung bawang. And then after nito, sinunod ko na yung sibuyas. At dahil yung mga kasama ko dito nauumay kapag purong-purong gulay, naglagay ako dito ng konting giniling na baboy. Sa pagluluto ng karne, ginigisa ko yung mabuti. Yan natutunan ko sa mga magulang ko hanggang sa matuyo yung katas niya at nagmamantika na siya. At dahil baboy ito, medyo may katigasan, after nitong matuyo at magisang maigis, naglalagay na lang ako doon ng tubig. Tapos pakukuluan ko lang siya ng may takip, sa mahinang apoy lang, kasi mas mabilis siyang lumambot. Kapag ka natuyo na yung tubig at luto na yung baboy, sabay-sabay ko na inilalagay yung mga chinap nating gulay. Itong bell pepper, kamote, at yung carrots natin. Masarap to na may kamote guys, kaya make sure na malagyan nyo siya. Pwede mawala ang carrots, pero as much as possible, wag yung kamote. Pwede rin kayo maglagay dito ng yung singkamas. I-chop nyo lang din siya ng kagaya nito, kasing liliit nito. Niluto ko lang to for 5 minutes at nung tansyado ko ng malambot na o luto na yung carrots natin, isinunod ko ng inilagay yung chinap-chop natin na repolyo. At para sa pampalasa, naglagay lang ako ulit dito ng konting asin at paminta. Na kung gusto nyo ng masyadong umami o malasang-malasa at may kalinam naman ang iyong lulutuin, lagay kayo ng cubes o kaya naman oyster sauce, pwede rin naman yung mga powdered seasoning. Pagkalagay ko ng repolyo, ginisa ko lang to ng mga 2 minuto and then ilagay natin siya sa isang malapad na lalagyan kagaya nitong plato para lumamig. Habang pinapalamig natin yan, gawa naman tayo ng sauce. So, sa isang saucepan, naglagay lang ako dito ng 2 tablespoon ng cornstarch, 3 tablespoon ng brown sugar, 2 tablespoon ng soy sauce, half bouillon, and 1 tablespoon ng minced garlic. Sa tubig naman, nasa 2 cups yan. Pinagsama-sama ko lang yan sa isang saucepan at niluto ko lang to hanggang sa maging kasing lapot na siya nito.
So, ayan. Ito yung magpapasarap ng ating torta. So, kanina habang pinapalambot yung baboy, nagbati na ako ng itlog. Ang gagawin lang natin dito, isasama lang natin dito. O ilalagay natin yung ginisa nating gulay. Para matansya na natin ano kung kulang pa sa itlog. Pinagsama-sama ko na dyan. At hinalo ko lang siyang mabuti. Gumamit ako dito ng measuring cup para pantay-pantay siya. Tapos, piniflip ko lang siya at pinufold kagaya nito. Ayan. Pwede rin naman half-fold lang. Nagluto rin ako dito pala ng mani. Ayan. Nilagay ko lang siya sa oven. Pwede rin naman kayong magbusa sa, ano, sa kawali. O kaya naman yung mga maliliit na pakete lang ng, ano, ng mani. Pwede nyo yung gamitin. Tapos, tahin nyo lang siya ng konti pa. Lagay na natin yung sauce at budbura na natin to ng mani. Well, actually, kung wala, kahit naman walang mani, pwedeng-pwede naman na to. Kaya lang pampasarap pa rin to, no? Dito sa ating ulam. Sobrang sarap nito, guys. Favorite ko to. Para siyang lumpiang sariwa. Pero torta lang to. Okay, that's it for today. Thanks for watching and see you again on my next video.